stay keto. Yes. Ayun. Kaya po naman ay kinagagala ko po kayong ma-meet lahat. And as I've said po, tama po yung sinabi ni Mentor Kevin, no? Nag-start po tayo sa business when I was a student pa po. And pagka-graduate ng college, diretso na po tayo sa ganitong klase ng business. Sino po dito yung first time pong sumali sa ganitong business? Okay lang po, paki-chat po sa ating chat box. Sino po yung first time? Paki-chat na lang po ng I am. Ayan, meron po ba dito? Ayan, Mentor JC Sol. Okay, Mentor Kevin din. Wow, new blood. Okay, Mentor, same lang, no? Mentor Jean, wah, kaname ko. Magiging top earner to. Basta kapangalan, no? Magiging top earner. Ah, sige, mens, magpapalit na po ako ng pangalan. Okay, marami din po pala mga new blood, no? So, pag sinabi po nating new blood, ito po yung talagang first time po nag-join sa networking sa I Am Worldwide. So, sa akin po naman, no, ito po yung aking journey doing this kind of business. As I've said po, no? Ayan. Ito na. Pakilala na po muna tayo para at least makilala tayo ng Team Hunters. Paano ba nag-umpisa ang isang Jean Mantala sa I Am Worldwide? But then again, as I've said po, no, estudyante po tayo na nag-umpisa. Walang ka-idea, hindi alam kung paano gagawin yung negosyo. As in, new blood din po, katulad ng mga nag-type po dito ng I Am. So, eto po tayo, no? And alam nyo po, nung nag-start tayo sa business, yan pong mga yan, yung mga barkada kong yan, na-invite ko po lahat yan. Kasi sabi, di ba, ng mga mentors, invite ka lang, di ba? Invitein mo lang lahat ng kakilala mo, ka-KK mo. So, ako naman po, napaka masunuri na, ano, na follower, no? In-invite ko po sila lahat. Ayan. Good news po. Wala pong nag-join dyan sa mga yan. O, di ba? Pero okay lang, di ba? Akala mo nung tapos pagpunta mo na ng school, di ba? Ano ka na? Happy-happy ka kasi banding-banding kayo. Nilalayuan ka na parang may ketong. Akala mo okay sila. Pero pagdating ng school, wala na akong kaibigan na wash out lahat. Dahil hindi naman maikakaila sa ating dito, no, sa Philippines na yung stigma na negative connotation about networking. Pero sabi ko sa sarili ko, nakinig po ko dun sa mga mentors, mga uplines. Kasi ang foundation po sa business natin, alam nyo po kung ano? Training. Yung nakikinig ka sa mga successful mentors. Like kanina, kakatapos lang ni Mentor Peach. Diba? Napakaganda ng topic niya. Talagang yun lang yung sikreto para umasenso sa I Am Worldwide. Walang iba. Diba? Rank up lang. So, yan po tayo. And then, eto no, Toshiba po yung gamit habang nag-online hataw. And alam nyo po ba mga mentors, sino po pala dito yung pandemic babies? Yung nag-join na po na ano, lockdown na meron ng COVID. Ibig sabihin, natok ka online. Kami po kasi, hindi kami mga pandemic babies, kami po ay natok offline, yung nagpunta po talaga sa office to attend seminar. And produkto po ako ng pag-kidnap. Alam mo, na-kidnap lang na hindi ko alam na networking pala yung pupuntahan namin. Akala ko kainan lang na siopaw siomay. Diba? Pero, isa po sa mga naging positive sa business. And ito po nung dinaanan natin na way para magkaroon tayo ng time and financial freedom. Yung pupunta po ng mall, tapos tatambay sa food court, every break time, and then kakausap ka ng mga taong hindi mo kakilala, pepresentan mo. Ganun kami dumaan sa proseso na ganun na sobrang, mahirap po ba yan? Yung mag-approach ka ng hindi mo kakilala, in person po ha, yung magugulat na lang yung mga tao sa'yo, ba't lumalapit to? Bakit may binibigay na flyers to? Ba't hihingi to ng oras para kausapin? Eh, hindi ko to kilala. Diba? Ayan po yung mga tinotok namin yan. Taga FEU po yan, no? Hindi nila ako kilala. Pero nagbigay sila ng 30 minutes of their time. O, diba? Pero good news, hindi rin sila nag-join. Actually, hindi ko na matanda yung name na mga yan. Pero ang sa akin po, yung part na nag-grow ako, yung part na nalaman ko sa sarili ko na, ah, grabe, ang kapal na ng mukha ko. Kasi sabi ng mga mentors, para daw kumapal yung bulsa, kailangan daw kumapal muna yung mukha. Diba? O so sabi ko, gusto kong kumapal yung bulsa ko, kailangan pakapalin yung mukha ko. Kaya kahit sino po ina-approach ko,
mapatabi ko yan sa bus. Di ba? Pag tumingin ka sa akin, nginitian kita, nginitian mo ko, lagot ka na. Di ba? Abutan na kita ng flyers, calling card, i-add na kita sa Facebook. So, kasi ang business natin is, people's business talaga. Magra-run yung negosyo natin pag everyday may kinakausap tayo na tao. So, doon kami na-practice, doon kami na-build. And very grateful po ako na dumaan kami sa ganyang proseso. You know why? Kasi kahit anong rejection po ngayong pandemic, baliwala na lang po sa amin. Kasi mas malala po, mas malma yung experience naming rejections nung time na offline pa. Sobrang malma. Yung talagang tipong nakikita mo no, na ginagasumot yung flyers sa harapan mo, tas itatapon sa basurahan. O, diba? Tas yung lahat ng allowance ko nandun. Diba? Wala na akong tinira, puro pang flyers na, pamasahe papuntang office, ganun po. Yung tipong para kang bangaw, hindi langaw eh, bangaw na binubugaw, yung ay, ayoko, ayoko. Diba nakapansin po kayo sa mall, diba yung nag-aabot ng free taste or ng flyers or offeran ka ng credit card or insurance or anything na inaabot na flyer sa'yo. Aminin, dumating din sa moment na hindi mo tinanggap. Dumating din sa moment na naging suplado-suplada ka dun sa agent na yon. Nag-alok ng condominium. Tama? Yun po yung pinagdaanan namin nun. Kasama ko po niyan si Mentor May. Yung top one earner po natin sa IAM. Kasama ko po. So napagdaanan namin yan. Dumaan din po ako sa moment na nag-1-2-3 na sa bus. Alam niyo po yun? Masama, no? Pero wala akong choice eh. Wala talaga akong pambayad. Kulang ng piso yung pera ko. Ganun po kahirap talaga. Pero ika nga po, nanaig po sa akin yung pangarap. Ayan. Dito po nag-start sa picture na to. Ito po yung first ever event po na na-attendan natin. Pansin niyo na po, no? Mukha pa po bang ako yan? Grabe, no? Apaka-itim. Alam mo yung pag tinanggal yung, ano, yung puyod niyan, buhaghag po yan. Talagang mukhang ano, bruha, ganon. Tubong Laguna po pala ako, no? So, doon po ako laki sa Paki, Laguna. And napunta lang po ng Manila para mag-aral ng college sa TIP Manila. And ito po yung nasabi kong turning point ko, na nung moment po na umatend ako ng training, ng event na yan, yung pong videos na to, ito po yung ipaparaffle ng previous company namin. Oo. Yan po yun. Baliw na baliw ako kasi first time ko makakita talaga ng live na kotse na malapit sa akin. Kasi pwede mo nang makita sa kalsada eh, sa EDSA, di ba? Wala pa po akong alam sa mga brand ng car noon. Pag nakita ko truck, truck yun. Eto kotse. Ganun, pick up yan. Pero wala akong alam sa idea sa Vios, wala akong idea sa Ferrari, Audi R8, Mazda. Wala po akong alam sa ganyan. Dito lang po ako namulat talaga sa ganitong industriya na mangarap ka ng malaki. Kasi lahat tayo sa Pinoy, ang akala natin, ang formula to success is mag-aral ka na mabuti para pagkatapos, hanap ka ng magandang, alam yung joke dati, asawa. O, di ba? Pogi or maganda, di ba? Tapos pag nanganak ka, bigay mo ulit sa mama, mama, apo nyo, o pagpag-aralin nyo. O, di ba? Ganun yung typical, no? Pero dito po ako namulat na, bakit aantayin ko pang makagraduate ako bago kumita ng pera? Eh, pwede naman pala habang nag-aaral. Pwede ko palang pagsabayin. So, yan po yun. Attend tayo ng event. And as I've said po, bakit ko siya naging turning point? Na-visualize ko na po kasi yung mga ina-awardan ng Millionaires Club, yung mga top 1 to 10, na-visualize ko na po na someday, ako yung papalakpakan dyan sa stage na yan. Someday, ako yung a-awardan dyan. Mamula-mula na nga po yung kamay ko kapapalakpak eh sa kanila. Talagang bibigay todo kasi sabi nila, kung gaano kalakas yung palakpak mo at ka-supportive sa mga ina-awardan, susunod ka na. Kung gaano ka ka-excited, ganun din yung mga tao makikinig sa'yo, papalakpak din sa'yo. So ako naman, bigay todo. Para pag ikaw yung aakyat, ako na yung aakyat, bigay todo din yung mga audience, di ba? And true enough, yung produkto po ng hindi pagsuko, eto na po ngayon, no? Diba? Yung dating takot na takot, sandalan yung kotse, no? Layo ko pa dyan, no? Baka kasi magasgasan, alam mo yan, madumihan ko, pabayaran sa akin. Pero tingnan nyo naman, no? Grabe, no?
Nakapangalan talaga siya yung sasakyan and at the same time, top down pa. Sino mag-aakala na yung anak ng jeepney driver, anak ng mananahi, makakapag-drive ng sports car? Grabe. Yan po kami, you know? Hindi ako anak mayaman. Ito po ang family ko, no? Bunso po ako sa magkakapatid. Dalawa yung kuya ko, no? Puro no, parang si Arroyo. Ito po yung mama at papa ko. Sila yung deepest why ko, talaga. But again, yung deepest why mo minsan, yan yung magiging hindrance sa'yo sa pag-abot mo sa success dito sa business na ginagawa mo. Sila yung aagaw ng oras mo, attention mo, na imbis nag-i-inviting ka, nagte-training ka, hindi ka makapag-focus. That's why, nung pagka-graduate ko po, hindi ako nag-stay sa Laguna. Nag-stay po ako sa Manila talaga. Lumayo muna ako sa kanila. Sabi nga ni VP, no, kailangan mo muna maging unbalanced. Kailangan mo muna mag-sacrifice. That's why, hindi po muna ako umuwi ng Laguna for 3 months time. 6 months, rather. 6 months po ako para ako nag-OFW din. Nandito ako sa Pasig nag-stay. Andun sila, video call lang. Para mas makapag-focus ako sa pag-build ng grupo. Yun po muna. Para sabi ko, saka na, uuwi na lang ako ng Laguna pag may kotse na. O, di ba? Nangyari naman. Hindi tayo pumayag na hindi magkaroon ng resulta. And ayan na, yung deepest why mo na. Yung hindi mo nakakasama for how many months. Ngayon, pwede kahit anong oras. Pwede ka nang umuwi. Pwede mo pang isama sa travel mo. Bakit? Hindi na issue yung budget. Oh, di ba? Ang sarap pakinggan. Dati po, ganun lang din ako pagka nakikinig sa mga mentors. Wow, ang sarap naman. Yung tipong hindi na problema yung pera, paghihingi yung family mo, yung relatives mo. Pero for 3 years po, nagtsaga tayo. For 3 years, literal po. Pinaghirapan natin yan. Nakinig lang po ako sa mga mentors, sumama sa mga mentors, and then eventually, ayan na, nabibigay na natin yung gusto natin sa parents natin. Kaya kung buhay pa parents mo, tandaan nyo po ito ha, kung buhay pa yung parents mo, bilisan nyo na po. Bilisan nyo gawin tong negosyo, bilisan nyo magkaresulta, bilisan nyo lumaki yung grupo mo. Kasi yung parents natin hindi pa bata, patanda. Kailan ka babawi? At kung ikaw naman ay may anak, gawin mo to para sa anak mo. Para hindi niya na maranasan magtrabaho. Mahirap po magtrabaho kasi alam ko po karamihan dito OFW. Tama po? Karamihan mga OFWs. Ang hirap malayo sa pamilya. Grabing risk yung binigay niyo. This time, i-risk niyo din. Yung oras niyo dito sa IAM, aralin. Full-time by heart pero part-time sa ano dahil may work kayo. Pero walang imposible eh. Tama? Walang imposible. And ito po yung reasons ko bakit despite of all opportunities, all profession, bakit I am worldwide. Focus lang po talaga ako. Tama po yung sinabi ni Mentor Kevin, hindi na po ako naghirap ng trabaho sa labas. Na supposedly, dapat po nasa Italy ako ngayon. OFW din po. Pero glory to God. Mas binigyan ko po ng attention, ng commitment yung negosyo natin ngayon. Bakit? Kasi po, meron tayong malaking pangarap. Tanungin ko po kayo, meron din po ba kayong malaking pangarap? Bakit malaki? Pwede naman pangarap lang. Kasi lahat tayo may chance kumita ng pera sa labas. Totoo naman yun. But the question is, kaya mo bang mabili yung malaking pangarap mo? Like, house and lot para sa family mo. Cars, para tigi-tigi sa kayo. Pang-coding, wala na palang coding ngayon, no? Pandemic. Pero yung iba't iba, no? Driver, may katulong. Yan yung masarap. Yung gigising ka kahit anong oras mo gustong magising. Yung tutulog ka kahit anong oras mo gustong matulog. Kasi wala kang boss. Tama? Yung po yung nagustuhan ko dito sa business, wala kang boss. Bakit kailangan malaki? Kasi po sa negosyo natin, dadaan tayo sa problema, challenges, tama? And pag dumaan ka doon, anong mas malaki, yung problema mo na pinagdadaanan ngayon o yung malaki mong pangarap?
Kasi pag mas malaki yung pangarap mo, hindi ka susuko sa negosyo. Kasi alam mo sa sarili mo, challenge lang to. Temporary lang to. Ang permanent, ang journey, ang endpoint ko, yung big dreams ko. That's why create your own vision board. Vision board. Pagdidikit mo na kung ano yung gusto mong style ng bahay, ilang sasakyan ang gusto mo, magkano yung gusto mong kitain. Kasi dyan po kami nag-umpisa. Until now, ginagawa pa rin po namin. And second po, aside sa may malaki kang pangarap, ito na yung sinabi ko kanina. Kailangan nating bilisan para yung mga mahal natin sa buhay, makasama natin. Nang hindi nakatingin sa pera, kung may budget ka ba pang bonding, may budget ka ba pang treat, may budget ka ba pang bigay sa kanila. And eto po yung ginawa natin. Actually, mabilis lang po tayo. Isho-shortcut ko po yung mga proseso na ginawa natin. Di ba may malaki kayong pangarap? Meron na kayong deepest why? Ngayon, ano yung gagawin natin? Paano mo, Mentor Jean, nagawa, no? Na full-time ka sa IAM, tapos kumikita ka ng 6 digits per week. Number one, be independent ASAP. Ayun. Be independent ASAP. Pag sinabi pong be independent, bilisan mo daw ding aralin yung negosyo. Kasi lahat po ng mga top earners dito, top 1 to 30 to 50, lahat po yan, pag tinanong nyo, marunong ka mag-IBP? Marunong ka mag-IBP? Marunong ka mag-IBP? Lahat sila marunong. Marunong ka mag-close ng deal? Marunong ka mag-close ng deal? Lahat sila marunong. Kasi ang name of game po dito, duplication. Hindi ka makakapag-duplicate ng tao nang hindi ikaw muna sa sarili mo nagagawa. You can't build a person that you are not. So when you do the business, eto po ha, number one, you need to become a good follower. Ha? Big word. Eh kaya nga mentor din, gusto ko mag-IAM, ayoko na may boss eh. Bakit ako magiging follower? Kasi wala po naging magaling na leader nang hindi nag-umpisa sa pagiging follower. Okay, gusto niyo po lumaki yung grupo? Sunod po tayo sa sistema ni Mentor Kevin, ng mga mentors dito. Sunod lang sa sistema. Kasi darating sa time, ikaw naman mag-handle ng grupo mo. Kung anong ginagawa ni Mentor Kevin sa grupo ng Team Hunters, yun lang din po yung kukopyahin nyo. Ngayon, imagine niyo po, ilagay niyo yung sarili niyo sa paa ni Mentor Kevin. Kayo na yung nag-hosting. Kayo na yung nag-i-invite ng mga top mentors. Gusto niyo po ba yung mga leaders niyo nag-yes mentor? Yes, mens. Mentor Jan, oh. Dito pa lang ang topper natin. Mentor Jan Perlas, oh. Mentor Jobert din. Isa sa mga masisipag sa IAM din, no? Oh. Yes, man. Grabe. Team pala to nila, Mentor Jobert. Na mentor. Diyan, no? Hello. Grabe, no? Sunod ka lang para maging magaling ka na leader. And eto po, wag mawawala sa sistema niyo po yung invite every day. Invite every day. Natutunan ko po to sa isa sa mga Blue Diamond, Mentor Kath Policarpio. Pag nadadown ka, invite. Pag wala kang cheque, invite. Pag di ka namamotivate, invite. Walang ibang sekreto. Wala kang grupo, invite. Walang nakikinig na leader sa'yo, invite. Yan lang yun. Kaya kami, wala na kami sa moment na naglalagay pa kami ng emotional attachment pag yung leaders namin hindi sumusunod, pag yung leaders namin pasaway, matigas ulo, kasi dadaan talaga tayo sa ganun eh. Bali, wala na lang sa amin kasi ang dami naming referrals. Yun yung sinasabi ng mga mentors eh. Diba? So invite every day. And para bumilis lumaki yung team mo, eto po. Late ko na lang to na ano, no, na realize. Identify your core leaders. Hanapin nyo na daw po. Or
isa-isahin nyo na kung sino yung magiging part ng core leaders mo. Mentor Jean, ano ba yung mga classification ng pagiging part ng isang core leader? Number one, teachable heart. Teachable heart. Kasi magli-lead kayo ng malaking grupo eh. And kailangan, as you as a mentor, a top mentor, marami kang ideas. Marami ka nang na-apply na experience para yung maging core mo, meron ka mabibigay na wisdom. Ayan. And yung mga core mo na yon, pag teachable heart, nako, believe me, mabilis yung flow ng paglaki ng grupo nyo. And then number two, teachable heart nga. Pero mentor, yung oras, hindi naman ano, binibigay. Alam mo yun? Yes, mentor naman. Pero walang oras, men. Ni pag-i-invite sa IBP, walang time. Hala, mentor, ang goal natin dito, magkaroon ng time and financial freedom. Pero bago ka magkaroon ng time and financial freedom, you need first to give time. Para bigyan ka ng maraming oras ni I am, ikaw muna magbigay. Give, receive. Hindi receive, receive, receive. Walang ganon. Di ba? Law of sowing and reaping. Walang reap, walang maanihin, walang tinatanim. So magtanim ka muna ng oras, magtanim ka muna ng commitment mo, magtanim ka muna ng mga invites mo para may aanihin ka eventually. And then, pag na-identify mo na yung core leaders mo, ang core leaders, bilisan mo munang humanap ng 5 sa left, 5 sa right. Crown Alpha Mentor. Boom. Tapos na. Mga directs mo pa yun? Nako. Baka ikaw, so, ikaw yung mabilis na makahit ng Crown Alpha Mentor. And be consistent. Promise. Mag-promise kayo sa sarili nyo na kahit anong hirap, hindi kayo susuko sa ganitong negosyo. Kasi ganun lang din po kami. Hindi lang sumuko. Saka nakakita ng kumpanya na 1 year mo lang gagawin, aside sa kumita ka ng million, may incentive ka pa na ganyan. Isip nga po tayo, meron po bang ganong company? Meron po bang ganong trabaho? Alam niyo po mga mentors, kahapon magkakasama kami nila Mentor Poy, Mentor May, Mentor JC, Mentor Kat, Mentor Marlon. Napag-usapan lang po namin to. Grabe no? Normal yung 6 digits per week. Pero dati, 30,000, masaya na tayo. 20,000, masaya na tayo. Andun ka na sa proseso na talagang nabibuild mo na yung business mo. Paunti-unti kasi hindi ka sumuko. Pwede pala yun, mag-million? Na 5 taon mong tatrabahuin sa labas, dito 1 taon lang. Ilang buwan? 3 buwan. Grabe. Mentors, yun yung sinasabi ko, dapat malaki pangarap mo. Kasi pag maliit pangarap mo, yung mata mo, walang excitement. Kasi okay ka na sa ganyang buhay. Satisfied ka na sa ganyang buhay. Pero kung malaki yung pangarap mo, hindi ka masasatisfied. Contento ka, yes, pero hindi ka satisfied. Diba? Naka-jade tayo. I-goal nyo mga mentors, mag-upgrade to Jade. Kung gusto mo kumita ng malaki sa negosyo, dapat naka-Jade package ka. Mag-upgrade kayo, hindi, okay lang, mentors. Hindi ko naman kayo downlines. Baliwala sa akin, MVP kayo, blast ako eh. Pero ba't sinasabi ko to? Kasi na-experience po namin, mag-just just for you. Dalawa na lang ulit para mag-just for you sa Jade. Kasi kung gusto mo kumita ng malaki, doon ka na sa may magandang benefit na package. Diba? Ayan po, oh, lahat sakop mo. And then at the same time, in-apply lang natin yon. Yung kailangan, ikaw muna, duplicable ka, nagawa mo lahat yung proseso na ginagawa ng mga mentors, masipag, may invite, nagbibuild ng core, ng team, nag-a-attend ng training, nag-yes mentor, hindi inaaway si mentor, hindi inaaway si downline, be mabait, and then eventually, yung mga leaders mo to follow sa'yo. Magfa-follow yan sa'yo.
Imagine niyo po, oh, back to back diamond kami nung pinsan ko, si Mentor Roan. Grabe. Ito pong nasa taas na yan, yan po yung mga directs natin. Sabi ko nga sa inyo, to build a core, dapat prepared ka na for Crown Alpha Mentor. Build ka ng lima. Kulang pa nga po yan eh. Lima, lima. Sila yung gagawin mong diamond. Alam niyo, mentor, para umaman ka sa negosyo na to, kailangan may umayaman din sa ilalim mo. Ito pong magandang profession. Lahat kayo paangat. Ganun po siya. Ngayon, madadagdagan na naman, nag-promo. May nag-emerald, may nag-diamond ulit, may magda-diamond ulit. Grabe! Yung sales po ng Team Unstoppable, hindi ko po ito kinikredit sa akin lang, no? Buong grupo to. 4-day sales lang po. Umabot tayo ng 15 million. 4-day sales. Ibang klase yung ginagawa sa atin ni Lord sa negosyo na to. Sipagan mo lang, promise. Darating sa moment, ikaw naman yung mag-i-inspire. Yung sinabi ko sa video, totoo po yun. Ikaw naman yung i-invite ng ibang grupo. Kasi tumutunog na yung pangalan mo, umiingay na yung pangalan mo sa I Am. Sino ba to? Si Mentor Kevin? Sino ba to? Diba? Mentor JC Sol, Elena, ayun. Sino ba to? Si Mentor Rossi? Si Mentor Antonio? Sino ba to? Ba't ang galing nito? Pa-share nga ako. PPM ka na. Diba? Alam niyo maganda sa negosyo natin? PM mo lang mentors mo. Pag available, oh, mag-mentoring. And always remember this, with God, all things are possible. Kung nangyari po sa amin, posible din po mangyari sa inyo. Walang ibang sikreto. Promise. Laging promise, no? Ang dami kong promise, no? Pero lahat po yun natutupad. Tama? And again, iwanan ko po. Ibalik ko. Kasi very important yun. Yung vision board. Para pag nakikita mo siya, yun yung moment na sasabihin mo sarili mo, ah, may malaki ka pang pangarap, bawal sumuko. Hindi pa nangyayari to, oh. So hindi yun yung endpoint ko ngayon. Temporary lang tong ngayon. Vision board. Anong rank ang gusto mong i-hit this month? Anong rank ang gusto mong i-hit this month? I-declare mo yan. Diba? Ayan, 39 na po pala tayo, no? Yung mga kaka-join lang po, tama-tama po, patapos na tayo. Nga na lang, kabilis mag-mentoring. And again, eto pong Team Hunters na to, nakikita ko po. Maraming diamonds na dito. Nakikita ko na. Na-visualize ko na. Lahat tayo papunta doon. Lahat tayo papunta doon. Kaya dapat itaga mo sa bato, Mentor Jean. Makakasama rin kita sa stage. A-awardan din ako. And with that, mentors, maraming salamat po sa pakikinig. Thank you so much again sa oras nyo po. And pasa ko po kay Mentor Kevin. God bless everyone and stay safe po. Ayun, thank you so much, Mentor Jean. No, so wait lang, Mentor Jean. So meron lang pa akong ibibigay sa'yo. And before po natin ibigay, no, picture po muna tayo. Lahat. Okay lang po ba? Wait lang. And, ayun. Wait lang, mens, ha. Set ko lang yung ano ko. Ayun. Sige, mens. Ayan, so, B-sign po tayo muna. B-sign. 1, 2, 3. And one more sa papa. B-sign. Okay, 1, 2, 3. And wait lang po. Sa papa. Wait lang, mens. Ayan. Okay po, game 1. B-sign, 1, 2, 3. Open camp for lahat po, guys. 1, 2, 3, B-sign. And one more slide po.
And B sign lang po. 1, 2, 3. And ayun. And wait lang po, Mentor Jean. So meron lang po akong iaabot po muna sa'yo before po tayo mag-end po dito. Ayan. Wait lang. Okay. So may iaabot lang po ako sa'yo, Mentor Jean. No? Ito lang. And wait lang po. Mag-share screen lang po ako. Ayan, so ito po yung aking iaabot sa iyo, Mentor Jean, no? Certificate of appreciation po na nagano ka sa amin. And thank you so much, Mentor Jean, sa napaka very inspiring po na sharing mo for tonight, no? So okay lang po ba, Mentor Jean, picture po tayo with your certificate. Okay? So and 1, 2, 3. Okay, and okay lang po ba, Mentor Jean? Pray po muna tayo before po tayo maghiwa-hiwalay. Ayan, so let's bow our head po in the presence of our Lord God. And Lord, thank you so much for this night for, full of knowledge and wisdom from Mentor Jean. And thank you so much, Lord, dahil binigyan mo po ng oras ang bawat isa ngayon na maka-attend ng mentoring ni Mentor Jean para sa Team Hunters. And Lord, we pray na lahat po ng mga nandito ngayon, Lord, ay naniniwala po kami na makukuha po namin ang mga pangarap ng bawat isa through I Am Worldwide Opportunity, and especially sa mga lahat po na nag-join at mag-join pa po sa I Am Worldwide. And para po sa mga kapwa po naming mga OFWs nandito, Lord, we pray for our success, safetiness, and for our health and for our family, Lord, na bigyan mo pa po kami ng lakas, malusog na pangangatawan, Lord, para po sa pang-araw-araw po namin, at layo mo po kami sana sa mga sakit na COVID, lalong-lalo na po dito sa amin sa Brunei, no, na nagkaroon na naman po ng COVID, and especially po sa Pilipinas. And also, maraming salamat din, Lord, dahil binigyan mo po ng time si Mentor Jean para may share din po sa amin yung kanyang knowledge and wisdom para mas lalo pa po namin ma-push na gawin yung business at ma-motivate. And Lord, may you continue to bless Mentor Jean and to her family and good health, Lord. And Lord, please continue to make Mentor Jean as a channel of blessings to other people. And we pray na mas marami pa po siyang matulungan na tao and mashare ng aming opportunity, Lord. And with that, Lord, itinataas po namin ang lahat ng ito sa iyong pangalan na Jesus, na si Jesus ng aming tagapagligtas. Amen and amen and amen. Ayon. Thank you so much, Mentor Jean. Thank you, Mentor Jean. Sa iyong time po. And God bless po sa ating lahat. And thank you so much, Mentor Jean. Bye-bye. Mentors.